Pat Mama, bakit dilatang pagkain ang lulutuin natin ngayon araw? Napakahalaga iyan. Saka, hindi lang natin ito buksan at diretsyong kainin. Lulutuin natin ito sa pamamaraan. Alam mo ba yung mga 6 na star na hotel ay nagbebenta din ng mga ganitong pagkain? Talaga, dilatang tuna. Ito ay tinatawag na tuna fish cake. Marunong ka ba? Sinabi mo sa English eh di alam ko na tuna fish cake. Ayan, turuan ko kayo. Sa panahon ng COVID, matalinong talagang gawin ang mag-imbak ng dilatang pagkain sa bahay. Heto, ilabas natin ang tuna fish. Pinaka-importante ay saltein mabuti para matanggal lahat ng sabaw, pagkatapos ay magdagdag ng ilang herb, kahit anong uri ang gusto mo. Hindi kailangang ang sariwa. Anong uri ng mga herb ang nilagay mo? May basil, may dill at may parsley. Kaya pala napakabango. Napakabango talaga. Ito yung baby carrot na tinadtad ng maliliit para magbigay ito ng masarap na lasa at maganda kulay. Ito, maganda tingnan, di ba? Tapos maglagay ng ilang mga sibuyas para mas masarap pa. Fat Mama, nakapatalino mo talaga. Ang tuna fish ay isa sa pinakamasustansyang dilatang pagkain dahil mababa ang kalori ng tuna fish at mayaman pa sa omega-3 at protina. Tapos, durugin itong napakuluan na patatas, may pagkakaibang paraan gawin ito ng iba't ibang tao, may hindi maglalagay ng patatas, breadcrumbs lang ang ilalagay nila, alinman sa 2 paraan ay pwede. Depende kung ano ang mayroon sa bahay, at malaki ang pamilya namin, magdadagdag pa ako ng patatas at iba't pang sangkap, para maging mas marami. Ano pa ang idinagdag mo dito? Dinadagan ko ng 2 katsarang harina, at 1 itlog, kung mas marami pa ang iyong lulutuin. Pwede magdagdag ng 2 itlog at 2 patatas. Laging iniisip ng mga tao na ang dilatang pagkain ay hindi malusog, pero hindi yun totoo. Ang sardines, tuna fish, lahat ay napakalusog. Ngayon, lubusan na natin haluin ang lahat, hugisin na parang isang pati. Kung gusto mong maging mas malutong, maaari maglagay ng breadcrumb sa ibabaw. Magiging napakasarap kapag pinirito ito. Boy, pakilagyan ng mantika. Ito ay rice bran oil. Oo, mas hindi siya mausok. Kung bakit espesyal ang oil na ito ay dahil medyo mataas ang boiling point, iyon ang dahilan kung bakit mo sinabi na mas kaunting ang usok nito. Naihalo ko na ang lahat ng sangkap pero nakalimutan ko magdagdag ng paminta at asin, kaunting garlic salt, para mas malasa, kaunting paminta, para lalong maging masarap. Ang tuna fish ay mayroon ng sariling lasa, kaya hindi kailangang magdagdag ng masyadong maraming lasa dito. Dapat ba panatilihin ang apoy sa katamtaman o sa mataas? Okay na yung medium, iprito muna natin yung walang asin. May mga tao ay isawsaw muna sa itlog bago iprito. Sa totoo lang, hindi kailangan na isawsaw sa maraming bagay. Ang pamamaraan ng pagluluto ni Fat Mama ay palaging simple lang. Sa katunayan, ang pagluluto sa bahay, una, hindi lamang ito mas malusog, pangalawa, ito ay isang magandang pagkakataon upang mapalapit sa mga bata. Sa katunayan, ang saya ng buhay ay nagmumula sa... Babaligtarin ko ito, sobrang init, bakit ang bilis mo mabaligtad pero sa akin ay napakahirap, ano ang tama na apoy na gagamitin sa pagprito ng mga cake na ito? Okay na ang medium, huwag mataas, kasi madaling masunog. Okay ba? Hindi ka ba talaga natatakot na mainit? Sobrang init. Sa katunayan, madali lang gawin itong ulam, madali talagang lutuin, kaya kahit sino ay maaaring subukan sa bahay. Ang bango ng amoy. Wow, ang sarap, sobrang crispy. Ang sarap talaga. Kaya para sa mga batang ayaw kumain ng kanin, wala rin problema, kasi pwede silang kumain ng 2 piraso ng fish cake, na naglalaman ng patatas, gulay, sibuyas, at iba pa. Hindi mahirap panatilihing sariwa ang pagkain ng mas mahabang panahon, ang importante ay ihiwalay ang pagkain sa mga mikroorganismo sa kapaligiran ng hangin. Ano ang paraan para magawin ito? Maghanda ng isang plastic bag na may zip at isang malaking palanggana na may tubig, ilagay ang pagkain sa bag pero huwag muna itong i-zip, ilagay ang bag sa tubig. Ang konsepto ay ang paggamit ng presyon ng tubig upang matanggal ang hangin sa bag, nagre-resulta sa isang vacuum na kondisyon, matapos mailabas ang lahat ng hangin, isara ng mabuti ang bag, sa kondisyong ng vacuum, mababawasan ang aktibidad ng mga mikroorganismo
sa hangin, pagkatapos ay ilagay ito sa refrigerator o freezer, dahil sa mababang temperatura, mababawasan ang pagiging aktibo ng mga microorganismo sa ibabaw ng pagkain, kaya ang pagkain ay maaaring mapanatili ng mas matagal.